Good morning mga ka-agritipids. Ngayong araw ay March 19, 2021, at kagabi sobrang lakas nung ulan at may pabugso-bugsong malakas na hangin. Yun ay expected natin, marami talagang nadapang palay at ikutan ulit natin itong palayan natin. Kanina pa ako dito alas 5 at nag-ayos ako ng kanal. Yan, galing ko naka flashlight. Nag-ayos ako ng kanal, yung lubak hinahon ko para mabilis madrain yung mga sobrang tubig. Para kahit matumba yung ating palay ay hindi hindi lalambot na masyado yung lupa at sasayad yung uhay mga kagre. At bago ako magpakain ng ating mga alagang mga inahin ay iikutan ulit natin para makita nyo kung ano na nangyari ang sitwasyon sa ating mga palayan dito. Yung binidyo nating kahapon ay nung nakaraang araw ay okay pa, at ngayon tignan natin. Ayan, kagagaling ko, ayan, madumi, naputik po tayo. Ganito ang mga farmers mga kagre. Kahit gaano mo kahit gaano kaganda yung pag-alaga mo, itong climate mahirap kalabanin mga kagre. Nag-iba na ang climate na naman, masyadong maaga ang pag-ulan. Ayan mga kagre, itong palagi nating sinashot dito, natatakpan kasi ng mga kahoy dito ay talagang tumba na, at least hindi pa masyadong nakadapa mga kagre, pero nakatagilid. Pero ito, kung uulan na naman mamayang gabi ng malakas, madadagdagan naman lalo yung hangin. Walang eksitan dito, ito yung tinutumbok ng hangin mga kagre. Yan, pag natumba na yung palay natin, lalo kung nakasayad na, mahirapan na pong tatayo yan. Habang umuulan ay naipupunta na sa lupa. Talagang lalong nadadapa mga kagre. Yan, ang resulta ng malakas na hangin kagabi mga kagre. Ayan, kitang kita. At least nagpulyar tayo, medyo napabilis. Napansin ko yung pinulyar na doon nakaraang araw, napabilis huminog mga kagre, dahil may sapat na nutrients ulit tayong ipinadaan sa estomata at yung naamoy ng palay, dahil organic mga kagre. Kaya malaki ang resulta, malaki ang tulong ng ating pagbigay ng pulyar. Nakakabawas tayo sa mga gastusin, kahit konting abono, bali sa wet season dahil nag-iba ng panahon, magbabawas pa tayo mga kagre ng abono mga kagre. Lalo't kamahal na lalo yung urea, 3-1 na yung binalita sa atin na magiging presyo. At least buti na lang hindi tayo gumagamit na ng urea, may source naman tayo ng nitrogen. Yun yung organic din natin na nakakapagpabulas yung amino acid mga kagre. Maraming pwedeng pagkuhanan ng amino at yung ibang nutrients na dinalagay natin mga kagre sa ating palay. Saan ba tayo dadaan? Nahirapan na tayo dito sa gitna dahil tumagilid mga kagre at lusak. O ito, yung resulta mga kagre. Yung park na maraming nakuan dyan, pinakita ko sa video, bisitahin nyo yung album ko, yung pinupost ko, or sa YouTube channel, ay konti pa ito. Dito, sobrang lambot kasi ito. Bali, tinabunan ko pa ito galing dyan. Tinatabunan ko dahil ang hira, malalim, makaagri. Hindi naman napapantay ng mga naglilinang. Hindi naman nila tinatabunan, kaya tayo ang galing dyan sa daanan, sa dyan sa gilid ng irrigation. Tinatabunan natin to. Yan, dumami na. Kita nyo yung walang pagkaptan ng matigas na pagkaptan ng kuan, kasi malalim yung ugat mga kagre. Ayan, kung saan yung maraming ganyan ay malalambot, lalo't nakapalibot sa atin ang mga kanal, mahirap nating patigasin ang kuan. Kaya nagtanggal na tayo ng tubig dahil ulan naman ng ulan. Ika 6 days na ngayon mga kagre na umuulan. Ayan, at least ito hindi pa nakasayad mga kagre. Yung ating hindi pa sa nakasayad, kaya okay pa. Maganda rin yung may mataas yung pilapil, itataas pa rin natin para just in case na tumagilid itong palay natin dito, yung hangin hindi madadapa yung bandang gitna. Ayan, kagaya nito,
ang katabi natin, dapang-dapa na to. Tignan natin, ayan, mahirapan na tayong dumaan mga kagre. Kalimutan ko yung stick pang konsana natin. Ayan, marami ng area, at least nahihinog na, pero wala tayong kalaban-laban kung nature na ang maniningil mga kagre. Na tayo ang kalaban-laban yan. Kitang-kita na yung mga uhay ng ating palay. Bilisan na lang natin mga kagre, baka maubos yung memory niya. Kasi walang kwanto. Medyo marami ng wala yan. Marami nang natumba dito na tumagilid. At least tumagilid lang mga kagre. Pero kung tuloy-tuloy pa yung pag-ulan, wala na kasi humihina yung palay natin. Nadadagdagan ng nitrogen, katabaan. Bawat bagsak ng ulan ay nagdadagdag po yan ng nitrogeno mga kagre. Ayan o. Oh. Katabi natin, nadagdagan na naman, sayang. Kasi marami pang green. Ayan, ang daming halo o. Oh. Yung heirloom, maraming halo mga kagre. Kaya, naani na sana to for RC46 to. Kaya, napaka-importante mga kagre na yung bibilhin nating binhi at ipamambigay ng DA ay dapat walang halo mga kagre para sabay-sabay na kwan, mahinog mga kagre. Hindi yung ang daming halo ay itatanim pa natin ay huwag na nating itanim dahil kawawa tayo ang tagal nating inalagaan, halos ilang buwan nating inalagaan, 3 months mahigit to 4 months. 4 months yan RC46, tapos magaganyan lang mga kagre. Sayang yung gastos natin at pagod, kahit yung mga taga-saka natin, sayang yung pagod nila mga kagre. Ayan, dito tayo dadaan. Ayan, marami nang tumanggilid. Punta tayo doon, tapos dadaan tayo doon. Ayan. Sa kwan na lang tayo dadaan mga kagre, mamaya dito sa kanal. Ayan o. Ayan. Kung late pa sana na, dati kasi ito tinanim natin January 2015, January 9. Tinanim natin third week ng April. Walang ganito na one. At least mas bata pa sana, hindi matutumba mga kagre. Pero napaaga tayo nung New Year natin na itanim to. Kaya syadong maaga. Yan ang mas maraming madadamage kung natumba yung palay natin kaysa yung mga kalabang insekto. Mga kagre, buti yung kalabang insekto ay may kaaway ng friendly insect natin. Kaya hindi na tayo gumagamit ng insecticide, pesticide, fungicide, bactericide, herbicide mga kagre. Para malis yung gastos. Kung mas maliit yung gastos, mas malaki ang kita at yung pagbitaw natin ng abono ay it. Right element amount and timing, pakunti-kunti lang, 2.5 bags dito sa 15,000 square meter at nag-support na lang tayo ng organic mga kagre. Yun yung paraan, yun yung ayaw ituro ng iba na gusto puro chemicals, nakabase tayo sa chemicals. Eh, ang mga bilihin na ngayon ay sobrang mahal dahil sa pagtaas ng petroleum, lalo na yung mga gumagamit ng deep well, diesel, sa kung wala na. Halos wala na kayong kikitain mga kagre. Buti dito, maswerte kami dahil irrigated yung location namin. Ayan o, tumba na mga kagre. At least kung mataas yung pinapil, yan, gaya niya, nakasayad man yan, hindi dadapa yung katabi niya hanggang dun mga kagre. Ayan, ang ganda ng butil o, sayang. Kung hindi tumigil yung ulan, sayang yung potential na anihin sana natin dito. Gusto nating umani, isagad yung potential na ani nitong hybrid na to, ay baka hindi natin maaabot kung patuloy ang pag-ulan mga kagre. Ayan o, sayad na. At least yan yung maganda kung itaas pa natin yung pilapil para papatong dyan, hindi sasayad. Kaya sa mga farmers natin, hindi lang sa pagpapalay yung pinag-aralan, pati yung sitwasyon ng ating mga pilapil dapat magandahin mga kagre para mabilis din tayo mag-drain. Ayan, wala na tayong daanan. Pinunahan na tayo ng hangin at ulan kagabi. Ang lakas kasi mabigat yun pag
tumama sa palay, basang-basa na, tapos biglang may pabugso-bugsong ulan, diyan nadadapa yung ating palay, makagre. Ayan, kung mataas yung pinapail, maganda. Hindi pa masyadong nakadapa, okay lang. At least medyo tatayo pa siguro to dahil may sapat naman ng nutrients. Kahit gaano katigas yung palay natin, kung malambot yung lupa, ay tatagilid talaga. May malambot na part kasi walang lalo kung mabigat yung uhay natin, walang hahawakan na katigas na lupa yung mga ugat, mga kagri. Ayan. Bilisan lang natin, baka mapuno itong memory natin. At ipakita ko sa inyo doon sa bandang yung ginawa kong kanal para madrain, para makita nyo yung diskarte sa nakapalibutan ng maraming kanal. Dapat palaging inaayos yan, hindi lang basta nung natapos na lang preparation, pinabayaan na dahil magsasarado yan, maraming damo, katabasan at iaangat. Ayan, ito na yung pinakadulo nating dalawa. Itong isa medyo on na rin. Ayan, tumagilid na rin, mga kagri. Itong katabi natin, hindi pa pwedeng anihin. Daming halo, marami nang masisira dito dahil yung ilalim niya magiging dayami. At pangit na rin yung butil ng palay. Magiging mabaho pa, mga kagri. Ayan, oh. Ito yung diferensya sa madaling matuyuan. Halos walang itong tabi ng tabi ng gubat, mga kagri. Halos walang nadapa kasi madaling matuyuan, matigas yung lupa, matigas yung kakapitan nung palay. Ayan, oh. Bilisan lang natin, halos puro bunga yung nakikita nyo, lalo't nabaluktot yung mga laglip, mga dahon, mga nakalabas. Stress na ang palay natin sa ganitong sitwasyon. Ayan, oh, ang bilis mahinog yung pinakain natin. Kaya mabagal mahinog ang palay, naglalaro, naabot ng month, makaagree, naabot ng 14 days interval mula lumabas, maglabasan yung uhay dahil sa kulang na nutrients, walang sapat na nutrients. Kaya naglalaro tayo, pinasapaw natin ito ng 14 days, o may laman yung batok, mga kagri. Pinasapaw natin ng 14 days, kaya natin. Tapos, hindi kasi natin nagawa nagpitik dahil tinantya natin, ulan ng ulan, mag-over. Yung tinira nating abono na dalawang bags na 2100, pero dati ang pinipitik natin 17017 balance. Subukan sana natin yung 2100, ipitik nung 5% to 10% hindi natin nagawa. Yung ginawa na lang natin ay nagpulyar, mga agri. Yung gamit natin, may insect repellent, probiotic, microbial, inoculant, in soil conditioner, humid lang po. Kaya halos ang ginastos lang natin doon ay yung pinambili ng molasses, makagre. Isa bili tayo ng bili ng mga chemicals, mga synthetic. Ina-apply natin, kulang naman sa dosage, hindi na pag-aralang mabuti dahil ang daming palay nakakain, kaya halos walang silbi, kinukulang, makagre. At least kung sarili nating gawa yan, napag-aralan natin. Kaya yung dosage natin, 3 to 4 lata ng sardinas, at wala pa rin burn effect, mga kagri. Yung sinubukan natin, mag-trial lang po tayo, mga kagri. Lahat na nakapalibot sa atin na nahinog ay talagang ayan, oh. Daming butil, mga kagri, nauuna dito. Halos sinahinog kaagad nung nagpulyar tayo. Ayan, oh. Hindi lang sa gilid at titingin, dun din sa gitna, kung tantsahin natin yung ani, dahil sa gilid maganda talaga sa gilid dahil napupunta yung excess. Huwag lang magsobra sa nitrogen dahil masisira naman. Kung pangit yung pagkalinang, magiging malusog yung mag-overdose yung pinakagilid. Dahil kung pupunta dun sa gilid, mag-over naman. Ayan, mga agri, dito na tayo dadaan. At pakita ko na lang dun sa yung
kunlaan natin, nagulong-gulo na, naging bruha na mga agri. Dahil yon makapal, yon yung diferensya, makikita nyo yung diferensya sa makapal at yung mga maraming sumingit. Parang naging sabog na ni mga agri sa transplant. Sa transplant, mas mahirap madapa dahil may espasyo. Sa sabog tanim, madaling madapa. Kaya pag nagpatanim tayo ng transplant, huwag nating idikit masyado. Gawin natin yung espasyo talaga na 20 by 20 dry season with season 20 by 20 or 25 by 25 para mapalabas natin yung maraming sowi at madaling patangka din. Mas matipid sa abono, mas maraming ani, mas malaki, mahaba yung uhay, mas malalaki yung butil, mas maraming bilang makagre, mas madaling pabuuin, mas maraming ani kaysa yung napakapakal prone po yun sa maraming sakit, peste, mga insekto, pamayan ng insekto at yung marami pang iba makagre. Kaya maliit yung chance na umani sa malakas yung ang bansot, yung palay natin hanggang tuhod, tapos napaka kapal, ang liliit ng uhay, maliit yung butil expected doon dahil malapitan pupog at linapit pa, mahirapan tayong umani doon ng 150 pataas or 140. Itong 4-auto natin ay 4-auto katabi natin, oh. Walang kwanto kasi mababa, maliit. O yan yung punlaan natin dati mga agri. Naging bruha na. Ikutan natin dito. Ito yung inukwitan natin dati. Ayan. Ayan. At least, puro uhay ang makikita nyo. Ayan. Wala, oh, lubak. Dami pang tubig mga agri. Ayan, oh, naging bruha na. Pero at least, nakatayo pa. Tumagilid lang. Pero kung patuloy yung pag-ulan, malaki yung chance na talagang dadapanan ng tuluyan mga agri. At least ito lumalaban, buhay na buhay pa yung plaglip, yung ayang kagandahan. Pag medyo balance yung pagbigay natin, di sumusobra sa nitrogen, na hinog na yung bunga, may umaunang mahinog yung bunga bago mamamatay yung plaglip mga agri. Or aani tayo, buhay pa yung plaglip, hinog na yung bunga, yun yung magandang palay mga kagre. Yan katabi niya, oh. Bagsakan rin ng tubig. Mabigat yung aanihin natin doon dahil konti yung chok yung butil, halos kristal mga kagre, kaya bumibigat yung palay at mabintog. Ito yung punlaan natin, pinapakita ko sa inyo, oh. Wala nang BPH yan mga kagre. Ganun lang. Sayang ang mahal ng pixalon. Kung mataas yung pilapil natin, tubig na lang ang pangpatay natin. Kahit pang control natin sa stem borer, kung sa early stage. Kasi malilit pa naman yung palay. Yung stem borer, pumapasok naman dyan sa halos nasa mababa sa 1 feet. O kung wala pang 1 feet yung palay, lubugin na lang natin. Or kung mas mataas sa 1 feet, hindi na makapasok sa early stage. Sa kon na lang may pa isa-isa at konti kung sa kon na lang yan. Sa matangkad yung palay natin, mahirapan na natin paabutan ng kon yan. Kagaya nito, maabot ng 50 inches or 128 centimeters. Ito na yung kanal mga agri, punta tayo doon. Kasi inayos ko, ayan, para mabilis yung drain kasi ang dami pang tubig doon. Napupuno yung pinakadulo. Ayan, dito na nagdadaan kasi may lubak yung kanal mga agri. O ito yung punlaan natin, oh. Ito na nangyari, naging bruha kasi makapal siya. Ayan, maraming sumingit yung binunot at naputol, tumubo, at least naging productive pa rin siya, tumuloy mga agri, hindi nabitin sa nutrients. Ito yung katabi niyan. O habang nahihinog yung butil natin, makikita yung dami ng uhay mga kagre. Ayan. Ayan. Ayan, ilalive ko lang mga kagre. Ikutan na natin to.
ipakita natin hanggang maani para makita nyo yung actual. Hindi lang tayo puro nagkukwentuhan, lalo yung mga nagbebenta niyan ng mga networker, mahilig magkwento, wala naman sa actual. Kung ano yung sinabi ng speaker ay madali tayong maliligaw, mga agri. Sa dami ng pala yung binebenta nila, lalo yung Leonardite na pasasisasay. Titirahin ko na yon. Nung nagbebenta dyan ng Leonardite, napag-aralan na natin yan. 2010 pa natin ginamit yan noon, tinigil natin. Dahil kung pasasisasay lang yan, walang epekto, mga agri. Tayo yung gastos lalo nagbebenta ng 600 per sachet dyan. Magkano lang naman yan. Ginagamit yan sa Australia, sako-sako, mga agri. Binubuos ng traktora sa mga gulayan. Kung gagamitin mo sa palay yan, gumagastos ka lang, mga agri. Sa dami ng puno ng palay na kakain, halos walang epekto yan. Tapos i-mix mo sa abono, halos abono rin yung gumagana yung mga agri. Dahil ang ginamit mo lang ay ilang sachet. Isang sachet sa isang lagayan or dalawa, hindi epekto yan, mga agri. Gastos lang yan. Gawa nyo na lang ng pulyar, pwede pa. Yan, pwede. I-mix nyo sa gagawin yung pulyar sa pang-ferment. Pwede yan. Para mabilis yung organismo dumami. Positive bacteria. Doon, sa pinagkukan natin. Ayan. Ayan, yan mga kagre. Hindi na tayo pupunta doon sa dulo. Bali, inangat ko lahat yan hanggang doon sa dulo ng yan, sa may nyug, mga kagre. Parehas na yan, palay. Ganito rin itsura. Balik na tayo, mga kagre. Doon ko na. Dito lang tayo dyan. Sa gitna yung hinati ko ulit ito. Dahil noon walang pilapil dito, mahirapan din yung maglinang. Dinadamo di ang banda sa isang pinitak. Pero dito natin inaani yung itong variety na to, inaani natin dito 54 bags. Itong dalawang pinitak na to na 2,000 square meter at may kunting sobra lang. Halos 2.1, 2.2. 54 bags inaani natin. Ayan, lalaki ng palay dito. Ayan o, tignan nyo yung dahil sa gitna, yung sowi, hindi lang 10 yan o 12. Mga kagri. Kaya ang problema na lang natin dito, sana hindi madapa. Ayan, kita nyo. Ayan yung resulta ng hindi tayo gumamit ng insecticide, pesticide, bactericide, fungicide, at herbicide pang damo at ibang side by side, dahil dagdag gastos lang po yan. Kung madiskarte tayo, alam natin, pinag-aralan na natin lahat yung na babasa natin, pag-aralan natin sa field rice, dagdagan natin. Huwag tayong magbase lang sa huwag tayong magbase sa ating may i-actual natin, mga kagri. Maraming nagmamagaling dyan. Disclaimer sa mga nagmamagaling na natapos pa ng masteral, pero baka nasa office lang naman, mga agri. Yung pinagmamayabang nila na nakamasteral pa sila, agri technician, baka nasa office lang naman or nag-aral lang sa isang plot, mga agri. Hindi talaga inactual mula simula, mula seed preparation, land prep, hindi niya napag-aralan hanggang sa pag land prep, mga pilapil nasubukan niya, kaya sa maluwang kahit sa ilang ektarya lang kung paano niya pinag-aralan yan. Integrated pest management yung one dapat dagdagan niya. Huwag siyang magbase sa pinag-aralan niya, dahil marami pang kulang sa pinag-aralan niya. Kagaya natin, ang pagpapalay ay hindi nag-i-stop yan, continuous learning process. Pag-aralan lahat, climate at ibang at marami pang iba, mga agri. Okay, mga agri, sharing is caring po tayo. Ayan, ano tayo, at masaganang ani at masaganang ani sa ating lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel Agri Tipid PH para palagi kang updated sa aking ginagawa dito, actual na ginagawa
sa pagpapalay at sa malapit na sa mga animal, sa pre-range, sa mga pigs at iba pang mga bagay, paggawa ng mga organic. Tignan nyo lang sa YouTube ko, mayroon na ibang detalye doon na actual na ginagawa. Hindi tayo nagkukwentuhan ng kwentuhang barbero, mga agri. Okay, mga agri. Bye bye at maraming salamat. Huwag tayo maging plastic at nagkukunwaring magaling. Hindi ako magaling, kaya kailangan pa nating aralin. Hindi ako continuous yung pag-aaral natin, kaya may calendar method tayo. Ito yung purlaan natin. At continuous ang pag-aaral natin. Hindi po tayo magaling, kundi pag-aralan lang natin, mga kagri. Okay, mga kagri. Maraming salamat.